Nagsimula na nga ang matinding bakbakan sa pagitan ni The Flash of Flash laban kina Hellfire and Gale Wind. At sa last chapter din natin nakita ang pag-transform nilang dalawa para makomplete nga ang monsterification. Hi guys, this is Dr. Taijo again para sa usapang anime. Nagsimula nga ang chapter na ito sa matinding pagsugod ng Gale Wind dito kay Flash of Flash. At gamit nga ang dalawang espada nito ay na-break nga niya ang sound barrier at tinamaan nga ng malakas itong ating bida. At kasabay nga ng pagtasik ni Flash ay agad nang pumunta si Hellfire sa likod nito at binigyan nga ng isang sorpresang atake. Sa ginawa ng atake ni Hellfire ay nagawa din itong salagan nitong si Flash of Flash. Matapos nga nito ay nagpakawala nga si Hellfire ng isang skill at tinawag niya nga itong Fire Release Blazing Scattering Slash. At napakaraming nga pag-atake ang ginawa nito sa ating bida. At kasabay nga ng pag-transform niya ng Hellfire and Gale Wind ay nagagawa pa din ng Flash na makipagsabayan sa kanilang mga bilis. At tila nga nagulat itong si Hellfire dahil nagawa nga sa lagan ni Flash ang kanyang mga atake. At dito na rin nadurog ang kinatatayuan nilang dalawa. After nga nito ay tila nga di makapaniwala si Gale Wind na nagagawang makipagsabayan na itong si Flash kahit na nga nakapag-transform na nga sila into a monster form. Matapos nga nito ay pumorma na nga itong si Flash para nga sa kanyang pag-atake at tinawag niya nga itong Heavy Flash Slash at direkta niya nga inatake itong si Hellfire. Sinubukan nga salagan ito ni Hellfire ngunit sa di inaasa ang pagkakataon nga ay nabasag na ang kanyang espada. At sinabi nga ni Hellfire dito na ang pinakagulo pala na itong si Flash sa kanilang paglalaban ay basagin nga ang kanyang espada. Sagot naman ng ating bida na para saan pa nga daw ang bilis nito kung ang utak naman daw ni Hellfire and Gale Wind ay napakabagal. Medyo badass nga yung pagkakasabi dito ni Flash knowing na dalawang dragon level ang kanyang kalaban. Anyways, medyo nainsulto nga itong si Hellfire and si Gale Wind sa mga sinabi ni Flash. Wika pa nga nila na sa taglay daw na lakas at bilis ni Flash ay silang dalawa lang daw ang may kakayahan na makipaglaban dito. Sagot naman dito ng ating bida na hindi daw nila kayang talunin itong si Flash dahil alam nga at nakita nga daw ni Flash ang lahat ng techniques nilang dalawa dahil sa matagal na pag-ensayo nito. Pikun na nga si Hellfire and si Gale Wind. Ito na raw ang oras para bitawan ang pagiging isang ninja. Di na nga daw nila kailangan ng ano pa mang techniques o sandata dahil tatalunin na nga daw nila si Flash sa paraan ng pagiging isang halimaw. At dito bumuelo nga silang tatlo para sa huling sagupaan nila. Una nga nakatalon si Flash sa kanilang tatlo hanggang sa umabot nga ito sa ilalim ng tulay. At napansin nga ni Flash na tila mabilis nga na nakasunod sa kanya sina Hellfire and si Gale Wind hanggang sa binasag na nga nila ang buong tunay na kinatatayuan nito si Flash. And sa next panel nga ay makikita nga natin na nakalapit na nga si Hellfire and si Gale Wind dito kay Flashy Flash at ambang susuntukin na nga nito si Gale Wind si Flash pero sinalag nga nito gamit ang kanyang espada. At sa pagtalsik nga ni Flash agad namang sumugod itong si Hellfire. Madaling ang inuwasan ni Flash ang atake na itong si Hellfire. At dito na nga nagsabayan ng pag-atake ang mga kalaban sa likuran na itong ating bida. Agad namang nakailag si Flash sa mga sunod-sunod na pag-atake nila dito. At tumalon nga ulit ito at papunta doon sa itaas sa kanilang battlefield. Abilis kang umaksyon itong si Gale Wind sa mga galaw at pag-iwas ni Flash sa kanilang mga atake. At nagdag pa nga nito na hindi ito makakataka si Flash sa kanilang dalawa. At kaya naman sinuntok na ni Gale Wind ang espada ni Flash at tumalsik nga ito papunta sa mga bato. Agad namang sinundan ni Hellfire ng malakas na pagsipa ang pag-atake kay Flash. At lumalayo nga ng lumalayo si Flash sa kanilang dalawa. Subalit agad namang nakasunod si Hellfire and si Gale Wind at pinaulanan nga ng sunod-sunod na pag-atake itong ating bida. Hanggang sa na-corner na nga nila si Flash at binigyan ng napakaraming pagsuntok. Sa lakas nga ng suntok nila ay napatalsik nga si Flash at tumama sa malaking bato. Napasukan na nga ito ng dugo at makikita nga natin nasaktan talaga itong si Flashy Flash.
At sa next panel nga ay sumugod na naman sina Herupar and si Gale Wind. Habang nakatungo nga si Flash dito, ay agad itong lumingon at ginamit ang kanyang mga paa para nga magpakawala ng napakaraming pag-atake sa kanyang mga kalaban. At tinawag niya nga itong Flashy Kicks. At after nga nito, agad naman tumakbo si Flash para kunin ang kanyang espada. Sabay sambit ng Ultimate Technique, Flashy Slash. At dito na nga tinapos ni Flash ang buhay ni Hellfire and Gale Wind gamit ang kanyang Ultimate Technique na Flashy Slash. At dito na biglang sumabog si Hellfire and si Gale Wind. At kasabay nga nito ang sunod-sunod na pagsabog ng kanilang buong battlefield. Anyways, bigla nga napatanong ito si Gale Wind kay Flash na may ganong klase pa ng atake si Flash, bakit di nga daw niya ginamit noong una pa lang? Sagot naman ni Flash na naghahanap nga daw siya ng tamang tempo para sabay silang patayin dahil nga baka daw makatakas ang isa sa kanila. Dagdag pa nga ni Flash na posibleng mahirapan daw ang ibang S-Class Zero na kalabanin silang dalawa dahil sa tangli nilang bilis. At dapat daw, inuwasan nilang dalawa na makatabat si Flashy Flash. Sumagot naman si Hellfire dito na ginawa naman daw nila ang lahat para mas lumakas pa, para mapunta sa tuktok ng pamumuhay. Ano daw ba talaga ang kanilang pagkukulang? Sagot naman ng ating bida na ang pagkukulang nga nilang dalawa ay walang iba kundi ang pag-e-ensayo or pagte-training. At dito na nga nagpatuloy si Flash sa kanyang paglalakad sa loob ng Monster Association. At habang naglalakad nga siya, hindi na nga niya alam kung nasaan na siya. Kaya naman nung kukunin na nga niya ang signal button para malaman ang kanyang lokasyon, ay nawawala na nga ito dahil kasabay nga nitong nahulog sa pagguho ng kanilang battlefield sa loob ng Monster Association. At dito na nga nagtatapos ang chapter natin for today. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Peace.